mula sa iba't ibang paniniwala. Ang mga maliliit na tao ay kasama niya sa kultura at matagal nang namumuhay sa isipan ng mga tao. Maging dito sa ating bansang Pilipinas ay kinikilala mga kakaibang nilalang na ito. Mula sa kwento, mula sa isang libro, mula sa mga palabas at maging kwentong baryo, kilala natin ang mga gnome o mas kilala bilang mga duwende. Pero ano nga bang dapat nating malaman patungkol sa mga nilalang na ito? Alamin natin sa video ito. Ang salitang gnome ay pinaniniwala ang nagmula sa salitang Latin na genomus, na ang ibig sabihin ay earth dweller. Ayon sa mga historian, ang mga maliliit na gnome statue o yung mga maliliit na statwa ng mga maliliit na tao ay nagsimulang magpakita sa Europa taong 1600s. Pero ito ay nakita na ginagamit sa mga hardin at iba pang mga taniman mula sa Germany taong 1800s. Ang gnome ang kinikilalang tumulong kay Snow White para makatakas sa masamang reyna. Pinaniniwalaan na noong 1600s, ang mga maliliit na statwa na ito ay hindi pa kilala bilang mga gnomes. Ito ay nakilala naman sa Germany taong 1800s. Kinilala sila bilang mga gnome men figurine na mula sa salitang Ingles na miniature figurines. Ito ang kinikilalang gnomes sa panahon natin ngayon. Sa France, makikita ang mga gnomes lalo na sa mga pamilya na nagtataglay ng malalaking hardin, mga dekoradong mga ponds, mga bird baths, mga figurines, at mga maliliit na fountain. Kadalasan, makikita silang nakalagay dito. Ayon sa paniniwala, ang mga gnomes ay nabubuhay sa gabi at doon nila ginagawa ang kanilang mga trabaho, ang pagandahin at ayusin ang napakalaking hardin na kanilang pinaglalagyan. Bukod sa kanilang pag-aayos, pinaniniwalaan din na kanilang pinuprotekta ng hardin na ito mula sa mga masasamang mahika na maaaring dumapo dito. May paniniwala din na mga ito ang pumuprotekta sa mga elemento tulad na lamang ng hangin, tubig, apoy at ng lupa. Maging ang kayamanan mula sa mundo, pinuprotektahan din nila mula sa mga tao. Sa France, kumuha ang mga tao ng isang sikretong underground group na kung saan matatawag naman na Garden Gnome Liberation Front. Ang pinakalayunin ng samahan na ito ay mailigtas ang mga gnomes na inaabuso mula sa kanilang serbisyo. Ang paniniwala mula sa maliliit na statwa na ito ay umabot sa iba't ibang bahagi ng Europa at maging sa North America. Kung ang isang gnome ay tatawagin gamit ang isang mahika o tinawag ng isang magician, ang pakikisama nito ay hindi maganda pero hindi naman din masama. Pinaniniwalaan na ito ay dahil sa hindi sanayang gnome sa ating time at space na nakakapagpairita sa kanilang pakiramdam. Ang gnome ay kinikilalang inilalaan ang kanilang buhay para lamang panoorin ang mga ayos ng mga minerals at intindihin mabuti ang pagbuo ng simpleng mga tahanan at ilan pang mga kagamitan. Hindi lamang isang gnome ang kinikilala ng mga taga-Europa, pero naniniwala mga ito na ang gnome ay nagtataglay ng iba't ibang uri. Tulad na lamang na Seven Dwarfs na mayroon si Snow White, ang mga gnome ay binigyan din ng iba't ibang pagkatao. Nariyan ang pinakamahiyaan ng gnomes na tinatawag na Woodland Gnomes. Pinaniniwalaan na ito ay hindi nakikita dahil sa kanyang pagkamahiyain. Mas gusto ng gnome na ito na umiwas sa mga tao at makisalamuha lamang sa mga hayop na mga sugatan o hindi naman kay mayroong sakit. Nariyan din ang Dune Gnomes na mas malaki ng kakaunti sa Woodland Gnomes. Ang isang Garden Gnomes na naninirahan sa mga lumang hardin. Nariyan din ang kinikilalang Sombre Gnome na nagtataglay ng kakaibang karunungan at mahilig sa mga nakakalungkot na kwento. Ang isang House Gnome naman ay alamang lahat patungkol sa isang tao. Ang uri ng gnome na ito ay naninirahan sa mga luma at makasaysayang mga bahay. Mahilig man ito manloko pero hindi ito nananakit ng tao. Nariyan din ang kinikilalang Gnome King na si Gob. Si Gob ang guardian ng lahat ng gnome na nagtatrabaho sa ilalim ng lupa. Meron din tinatawag na Farm Gnome na katulad na lamang ng isang House Gnome, pero ito ay hindi masyadong nakikipag-usap sa mga tao. Ang mga gnome ay mga maliliit na nilalang. Ito ay mga lalaki nagtataglay ng maikli mga paa at kamay at mayroong matatabang pisngi at malalaking tiyan. Ang mga ito ay mapuputi, malalaking ilong at nagdadala ng isang palakaibigan ng ngiti. Kung minsan makikita mga ito na nakasuot ng makukulay na damit tulad na lamang ng kulay asul, pula, dilaw at maaring kulay berde. Ang pinakakilala sa kanilang kasuotan ay ang mahaba at ang kanilang patusok na sombrero na kulay pula. Noong 1800s, ang paglalarawan sa gnome ay ibang-iba kumpara sa paglalarawan na mayroon tayo ngayon. Noon ay kinikilala ito bilang maliit at matandang lalaki na hindi kaaya-ayang itsura dahil nakatira ito sa ilalim ng lupa.
wala itong paki kung anong kanyang itsura at kung anong kanyang amoy. Ang mga ito'y masisipag at maalam patungkol sa pagtatanim at pagkuhukay. Kilala ang mga gnome na hindi nakikipag-usap sa mga tao at palagi lamang nagtatago. Ang mga sinaunang gnome ay naninirahan sa ilalim ng lupa at konektado sa kayamanan at maging sa pagmimina. Kinikilala din ang mga ito bilang tagapagbantay ng ilang mga kayamanan at nagtataglay ng mataas na karunungan kung papaanong hahawakan at paparamihin ang isang pera. Ang payo ng isang gnome ang makakapagpayaman sa isang taong nagkahangad nito. Ang ilan sa mga gnome ay nagawang makipag-usap sa mga tao habang ang iba naman ay hindi ito ginagawa. May paniniwala na ang mga ito ay takot sa liwanag dahil ang sikat ng araw ang magiging dahilan para sila ay maging bato. Itong paliwanag kung bakit tuwing gabi lamang ito nabubuhay at nagtatrabaho dahil kinikilala mga gnome bilang mga earth elementals. Meron silang kakayahan na maglakbay ng mabilis gamit lamang ang ilalim ng lupa. May paniniwala rin na ang lahat ng gnomes na makikita ay matatanda at mapuputi ang mga buhok. Ayon sa paniniwala, hindi lumalabas mga batang gnome dahil sa kanilang takot sa mga tao at ito ang mga dahilan kung bakit wala pang nakikita ng mga batang gnomes. Ang mga gnomes ay madalas ding inihahalin tulad sa mga goblin, mga leprechauns at iba pa mga nilalang sa iba't ibang bansa na nagtataglay ng maliit na figura. Sa panahon ngayon, halos 25 million na gnome ang makikita sa Germany na namamalagi sa iba't ibang hardin ng iba't ibang pamilya. Meron din isang pinakamalaking garden gnome na matatagpuan sa Poland na halos 18 feet ang laki. Ang kinikilalang gnome na nakilala sa France ay isang gawain kung saan ang mga gnome ay iniligtas sa kanilang mga amo ay isa lamang katuwaan ng ilang mga grupo. Ang ilan ay kukuhanan pa ng litrato ang kanilang mga nakuhang gnome at ipapadala mismo sa may-ari nito. Ang mga gnome ay kinukuhanan ng litrato mula sa mga kilalang lugar tulad na lamang sa Big Ben sa London. At matapos noon ay ipapadala naman ng litrato sa may-ari ng gnome na kanilang kinuha. Sa Pilipinas, kinikilala mga maliliit na tao bilang mga duwende. Ang mga duwende na nagbibigay ng swerte sa isang pamilya. Ang kailangan natin ay sipag at tiyaga para makaahon sa buhay at hindi isang duwende. Ang swerte ay lagi nating kasama araw-araw pero hindi natin ito makukuha kung wala tayong ginagawa sa buhay. Wala sa mga maliliit na tao o mga duwende at ano pang misteryo sa buhay ang dahilan pag-angat ng ilang tao sa buhay. Ito ay dahil sa kanilang sipag, dedikasyon at tiwala sa kanilang sarili. At hindi dahil sa duwende kaya yumayaman ang isang tao.